Hello guys, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa Munting Hardin ni Sir Mio Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan ng buhay sa taon na ito. Tayo po ay nasa Year of the Wood Dragon. And for today's update and for today's vlog and video ay ibabahagi ko po ang isa sa mga very sentimental favorite ko. Isa po sa mga paborito ko sa lahat ng varieties, cultivars, types at kinds ng photos plant considered feng shui, vashtu at lucky plants sa taon na ito. Ito po yung tinatawag na queen marvel photos plant. Kapansin-pansin po na ang ganitong halaman po ay variegated. At isa po sa mga sekreto na ibabahagi ko para po mas lalong lumabas ang kanyang maganda, matingkad, striking at stunning na foliage kagaya ng inyong nakikita. Kung magluluto po tayo ng mga putahe na may itlog, yung pinagbalatan po yung eggshells, don't ever try to dispose or to throw. Gagawin po natin siyang organic fertilizers ating mga lucky feng shui houseplant. Dahil ang eggshells po ay napakayaman sa minerals, nutrients, particularly ng calcium na siyang tutulong para maging buhaghag ang lupa na ginagamit po natin. At kapag naging fertile ang ating lupa, ito na po ang magbibigay daan para po mas maging maningning at patuloy siya sa pagkakaroon ng striking na foliage. Yun pong aking sekreto na ibabahagi po sa inyo. Kapansin-pansin po na malalapad po ang dahon ng ating queen marvel photos plant. At kapansin-pansin din po na para po mag-trail at patuloy siya sa pagkakaroon ng maraming supling anak ay talagang maglalaan po tayo ng sapat na oras. Imo-monitor po natin ang status ng kanyang lupa para po mas lalo pa siyang humikayat ng napakaraming ugat. I see to it na ilalagay po natin siya sa isang malawak na planter or paso. Kapansin-pansin din po na makikita nyo po na inilagay ko siya dito sa isang puting planter or paso dahil kapag ilalagay po natin siya sa isang makitid na espasyo para sa paso na gagamitin natin ay hindi po siya magiging trail. Isa rin po ang halaman na ito sa considered best in terms of hanging at trailing at climbing plant po. I'm planning to propagate. Magpaparami po ako neto dahil may pagbibigyan po ako. Isa po sa mga malalapit sa puso ko at sinasabi rin po nila at base rin po sa aking experience kapag nagbahagi po tayo ng halaman sa ating kaibigan, kamag-anak, sa ating nanay, tatay, kapatid, or kahit sino pa man yan, yun po ang senyales na hindi po tayo nakakalimot na magbahagi dahil hindi po talaga mapuputol at mababali ang sikulo ng napakaraming blessing kapag hindi po tayo or bukal sa ating puso ang pagbibigay. At see to it na kapag magbibigay po tayo, dapat po is maluwag sa ating puso para po hindi po talaga maputol ang mga blessing na iyon at patuloy po tayo sa pagtanggap ng mga panibagong blessing na siyang ipagpapasalamat natin. Isa rin po sa mga considered money plant, wish granter ang halaman na ito. Napakaganda ng kanyang down guys. Hindi po maalis aking pagngiti ang kasiyahan at katuwaan dahil hindi ko po inaasahan na lalaki siyang ganito. Kumbaga ang pinaka-propagated na halaman na ito, ito na po is 6 months old. Ang pinaka-best way para po makapagparami or makapag-propagate po tayo, gagamit po tayo ng stem cutting. Paano natin malalaman na ready na po siya for propagation kapag nagsibulan na po ang mga ugat niya, yun po yung tinatawag na aerial roots sa ibabang tangkay. Dito guys, marami na po siyang aerial roots. Ipapakita ko po. Ito siya guys. Oh. And ito na po yung sinasabi ko na aerial roots. Ready na po ito sa propagation. Ang pagkat po sa halaman na Queen Marvel Photos plant po. So dito sa pinaka
gitnang tangkay, ito po, is ikat po natin siya ng 1 inch sa pinakataas at 1 inch po sa pinakababa. Isa rin po sa mga ways para maging matagumpay ang ating propagation is kapag nahati na po or nakat na po natin yung pinagkatan po nun is lalagyan po natin ng cinnamon powder para po mas mabilis po ang paghil or paghilom ng ating callus sa lahat po ng ating mga halaman na paparamihin. At kapag gagamit po tayo or ang lupa po na gagamitin po natin para sa ating Queen Marvel Photos plant po is combination ng garden, loam soil, coco peat, carbonized rice hull, vermicast at pumice po. At since umuulan po this past few weeks ay napag-desisyonan ko na mangolekta ng tubig na galing sa kalikasan which is yung tubig ulan dahil yun po ang maswerte. Lahat po ng mga galing sa kalikasan particularly ng tubig ulan mas maswerte na po ang halaman na ito at magiging pinakamaswerte kapag ipinangdilig po natin ang tubig na ulan na iyon. Base na rin po sa aking experience guys, simula po nung ipinangdilig ko po ang tubig or kung wala naman po tayong tubig bukal or tubig na galing sa ulan, yung tubig na alkaline or mineral water po ay best para sa halaman na ito. Wag na wag po tayong gagamit ng tubig na may chlorine dahil hindi po nakakatulong ang chlorine content sa mabilisang pagtangkad, pagiging masagana at paglabas ng variegation ng ating Queen Marvel Photos plant. And also, isa rin po sa mga dahilan kung bakit ako nagpaparami ng ganitong halaman is isa po sa mga advantage ng pagkakaroon ng Marvel Photos plant is air purifying champion po. Napaka maganda po ang epekto nito dahil considered air filtering at air purifying plant, sinasala niya po ang mga hindi magandang dulot, elemento na nasa hangin kagaya ng formaldehyde, benzene, trichloroethylene, toluene, xylene at mga methane gases is kinoconvert niya sa isang napaka-natural, presko at malinis na oxygen na siyang kinakailangan po natin para sa ating malusog na pangangatawan po. Ito rin po is kapag meron ka sa inyong bahay, ito po is nagtatanggal, nag-eliminate ng indoor toxins sa ating sala, sa ating dining table, sa dining room, sa silid pahingahan, at also low maintenance at adaptable siya. This plant is nagka-thrive po sa various light conditions. At ang symbol po ng ganitong halaman kapag merong kaneto sa inyong bahay ay representasyon ng prosperity. Ito po is nakapagdagdag ng cultural significance to decor. At kapag meron kaneto sa inyong harapan na pintuan or main door ng inyong bahay, ito pa magsisilbing shield protection sa mga not so unhealthy na mga vibrations na gustong pumasok sa ating bahay dahil considered din po siya as lucky charm. At kapag meron ka neto sa inyong bahay is talagang aalisin niya ang mga negative vibes, unhealthy vibrations, mga negative energies na siyang present at malalaman po natin na naalis niya na ang mga bad omen, yung mga hindi magandang dulot ng ating mga kapitbahay, mga panauhin, yung dala nilang mga energies na masasabi mong hindi maganda ay tatanggalin niya. At kapag natanggal na is yung mga matutumal na blessing po na dapat na pumupunta sa atin ay mararamdaman po natin, magiging maaluwan na po ang daloy ng mga biyaya sa ating buhay. At ang simbolismo at cultural significance na ganitong Queen Marble Potos plant is ang kanyang variegated at striking na dahon po is napakaganda bukod sa kanyang marikit na postura sa mundo ng flowers. Ang ganitong halaman po is good luck plant at kapag meron ka neto is talagang lucky charm siya at pinaniniwalaan na ito po ang nag-i-invite ng positive energy
sa lahat ng uri ng lugar sa ating bahay. This is just more than just green. This is just more than greenery. At sinasabi nila na ang ganitong halaman po is considered feng shui house plant na kapag inilagay mo siya sa right corner of your room, kahit sa ang lugar, wag lamang po doon sa west portion, ito po ang mag-attract ng wealthier, happier life. Also, ang touch of nature's magic na sinisimbolo neto is para ang daloy ng mga biyaya ay hindi mapuputol. Maglalaan po tayo ng sapat na oras at ang abundance na kanyang dulot po ay napakaganda sa ating buhay. Let's also not forget na ang Greek connection na ganitong halaman, photos po, ang photos plant po base po sa aking research, echoes the god of love and yearning. Ang isa sa mga mythological heritage ng ganitong halaman is sumisimbolo ng pagkahumaling ng isang babae sa lalaki dahil mahal na mahal ng lalaki, ng babae ang lalaki. Kung kaya naman, ang ganitong simbolismo is ang pagmamahal na kayang ibigay ng dalawang taong nag-iibigan ay walang kahalintulad. Kung kaya naman guys, wag na po kayo magpawala ng ganitong halaman dahil nag-create din siya ng harmonious environment. Kaya po kapag patuloy tayo sa pagkakaroon at nakikita nating tumatangkad, lumalago, nagkakaroon ng maraming anak supling, ay yun po ang nag-promote ng ating presence of mind at peace of mind at ang kanyang hangin. Ang ganitong halaman po kasi is considered din po as air filtering at air purifying na siyang nagpro-promote ng ating magandang mental growth sa ating buhay. Maraming salamat guys sa walang sawang pagmamahal. Pagpasensya niyo po yung boses ko, medyo nautal po ako dahil basag po talaga siya. Ingat po tayong lahat, naway sa lahat ng bagay, ang Diyos ay laging papurihan. Ingat po tayong lahat, hanggang sa susunod po guys. Napakahangin dito guys. Ingat po.